In this video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-set up ng isang YouTube channel. Kaya kung ready ka na, stay tuned on this video. Alright, so right now nandito tayo sa aking YouTube channel. Ang aking YouTube channel ay youtube.com/imherbertflores. Okay, so ito yung aking URL link or yung tinatawag na vanity link. So bigyan ko lang muna kayo ng konting overview about YouTube. So why YouTube matters? Sa ngayon, mayroong 2 billion users worldwide na active si YouTube. Okay, at si YouTube din, siya yung second most popular social media platform. So yung pinakasikat or top one si Facebook, okay? Kung pinag-uusapan natin yung mga social media platform. Okay po? So sa ngayon, 79% ng mga internet user sa buong mundo meron silang YouTube account. So lalo na ngayong pandemic, dahil marami sa atin is nawala ng trabaho, nasa bahay lang tayo. Diba? So, naiinip tayo. So, yung mga maraming tao ngayon is nagpupunta sa YouTube, nanonood ng mga videos para ma-entertain, para malibang. Yung iba naman, nanonood ng mga videos para magkaroon ng bagong skills na pwede nilang may-apply para sila kumita online. Okay, so ngayon, ang kagandahan dito kay YouTube, nasa top 1 siya sa 50 most popular website na binibisit worldwide. So ito po is as of September. So makikita nyo tong list na to sa website na auroravista.tech. Okay, so meron silang list ng mga site. So nangunguna po si YouTube. Okay, pagdating po sa mga popular website sa buong mundo. Okay, so meron siyang traffic na 856.49 po. And then, si Facebook is pumapangalawa siya. Then, third is si Wikipedia. So, bakit YouTube? Ang kagandahan dito kay YouTube, you can create a piece of content and put it online. So, gagawa ka lang ng isang video, then i-upload mo lang yan online. Then, everyday, new people find and view your content. So, everyday, lalo na kung na-optimize mo yung video mo, maraming makakakita, maraming makakahanap ng video mo. Habang dumadami yung nakakapanood ng video mo, meron kang chances, mas malaki yung chance mo na makuha nila yung mensahe ng video mo. Okay? And then magkaroon sila ng interest at pwede mo silang ma-convert into leads. Sabi nga dito, every day, some of these viewers become your leads. So ano ba yung ibig sabihin ng leads? So pwede yung maging subscriber mo. O kaya pwede yung maging prospect mo. Or pwede mo maging customer mo sa iyong business. Okay? So, ito yung mga top brands. Ilan lang to sa mga brand na sikat sa YouTube. So, isa na po rito yung WWE. Ito yung World Wrestling Entertainment. Okay? So, yung kanilang YouTube channel is meron siyang 65 million. So, napakarami po, di ba? And then, nandyan din po yung GoPro is 9.4 million yung kanyang followers or subscribers. So, si PlayStation nasa 11.7, si Nike nasa 1.5 million yung followers, si Red Bull nasa 9.5 million yung followers, si Victoria's Secret nasa 1.9, and then yung channel 1.6. So, dito sa Pilipinas, marami na rin mga sikat na brand, diba? Na ngayon is marami na rin mga followers. Tulad sa mga broadcasting companies, si ABS-CBN and ABC-GMA Network. So sila yung nagko-compete sa pataasan ng maraming subscriber in which sa brand. So meron din naman mga influencer, di ba? Si Mr. Rapi Tulpo. Okay, sino pa ba? Di ba? Si Mary Grace Escobar. So yun, so maraming mga sumisikat dito sa YouTube. At isa na nga rito, itong
bata na to, si Ryan Kaji, na kung saan gumagawa lang siya ng mga unboxing videos. Kumita na siya ng 26 million. So 3 years pa lang siya sa ganitong pag-unboxing niya ng mga laruan. Hanggang sa sumikat siya sa US, sa worldwide. So ngayon, eto naman yung 10 most popular types of videos on YouTube. So number 1 dyan, yung product review videos. So marami kasi mga tao, bago sila bumili ng isang bagay, is nagsesearch muna sila ng mga review videos sa YouTube. Kasi review videos are the trusted videos. Okay? Bago bumili yung customer, baka mamaya, hindi pala maganda yung produktong bibilhin niya, at least maghahanap muna siya ng mga tao na nakasubok na muna ng produkto. Okay? So, ganun po yun. So, para makita niya ano yung opinion ng mga tao na nakagamit ng product na yun. And then, yung mga how-to videos. So, ito yung mga gumagawa ka ng mga step-by-step tutorial. So, marami na rin gumagawa nito, di ba? Yung mga influencer. Then, number 3, ito yung mga vlogs. Ito yung ngayon, trending. Di ba? Ang dami na nagbablog. Mga bata, matanda. So, hundreds of millions of views yung nakukuha nila dito. And then, yung mga viewers, na-addict sila kasi nga na-entertain sila. Lalo na kung magaling magpatawa, magaling magkwento. At pang-apat, ito yung mga gaming videos. Kung ikaw naman ay isilig mong maglaro ng mga games online. So, pwede kang mag-video streaming. Okay? Then number 5, kung mahilig ka magpatawa, ito yung mga comedy or skit videos. So, people love to laugh. So, lalo na ngayon, ang dami natin mga problema. Diba, nandiyan yung pandemya, nandiyan yung bagyo. So, nandiyan yung wala tayong pera. Diba? So, para maalis yung stress natin, anong ginagawa natin? Nanonood tayo ng mga comedy videos. So, at pang-anim, ito yung mga whole videos. Ito yung mga videos ng mga sikat, na mayayaman, mga, kumari, mga nanalo sa beauty pageant, ganyan, diba? Yung mga nanalo sa mga singing contest. Then number 7, ito yung mga tag or challenge videos. So, diba, nitong lockdown, nauso yung pagpapakalbo. So, may mga challenge, and then yung push-up challenge. So, anything na maisip mga challenges. Okay, so pwede mong gawin, okay, na video yun. Then, favorites or best of videos. So, this is another video format na ngayon ay sikat. Okay? So, tulad ng mga beauty and mga passion creators. So, pinapakita nila doon yung mga nangyari sa buhay nila. Diba? Yung before and after nila. Ano yung mga favorite places na napuntahan nila. Favorite food. So, yun po yung mga isa sa mga popular or sikat na videos sa YouTube. And number 9, ito yung mga educational videos. Ito yung ginagawa ngayon ng DepEd, diba? So, dahil online class. So, pwede kang gumawa ng tutorial or parang pre-course through YouTube. Kung alay, yun nga. So, pwede kang magturo ng how to create a website. Ganyan. So, yun po. Okay, so, or anything about nakabisado mo, yung passion mo. Then, number 10, ito yung unboxing videos. Ito yung bumili ka ng isang bagay, then pakita mo na excited ka, di ba? So ipapakita mo doon yung paano mo siya ino-open yung box ng isang product. Para masimulan natin yung YouTube marketing is magkaroon tayo ng YouTube channel. Okay, so first step is magpunta ka lang sa youtube.com. Okay. Sa youtube.com, so make sure na meron ka ng Gmail account or Gmail email address. So, yung kasi yung gagamitin natin para makapag-set up ka ng YouTube channel. Dahil si YouTube at even si Google or si Gmail ay iisang company lang sila. Okay? So, para makagawa ka, kailangan mo lang is mag-login ka lang sa YouTube. So, right now, nakalagin ako sa YouTube. So, gamit kong account itong account ng client ko. So, dahil wala pa siyang YouTube channel, okay, so gagawa ko siya ng YouTube channel. So, para mas madali, ayan, so nakalagin na tayo. So, i-click mo lang itong create a channel.
Okay, o kaya naman, pwede ka rin magpunta ng youtube.com/account. But for now, so first time to na magkakaroon siya ng YouTube channel. So click lang tong create a YouTube channel. Then meron ditong your creator journey begins. So pwede mong i-click tong get started or yung no thanks. But try natin i-click itong get started button. Then, tatanong ka ngayon ni YouTube kung anong gusto mo. Use your name or use a custom name. So, itong gagawin natin YouTube channel kasi is for business. So, mas maganda, gamitin natin yung brand. Okay? So, create a channel using a brand or other name and picture. So, select natin to. Then, after that, ilalagay lang natin yung pangalan nung channel na to. So, ilalagay natin, please, please. So, ito kasi yung name ng kanyang online store. So, ginagawa ko ng YouTube channel yung kanyang e-commerce business. Okay? Pero kung sarili mo naman, pwede naman yung pangalan mo. Okay? Yung brand mo. So, tulad ko, Herbert Flores. So, it's a personal YouTube channel. So, pwede rin naman pang personal. But for now, itong gagawin natin is pang business. Okay? So, click lang natin itong I understand. Then, click the create button. Click the create button. Now, na-click mo na yung create button. So, isa-select mo ngayon itong use YouTube as Bliss Pilis. Okay? Then, antayin mo lang si YouTube. So, yun. So, after niya mag-loading, mapupunta ka ngayon dito sa tinatawag na YouTube Studio. Okay? Na kung saan dito ka ngayon mag-upload ng profile ng YouTube channel mo. So, mag-upload tayo ngayon ng picture. So, maaari mong gamitin kung personal yung mismong magandang picture mo, yung naka-smile ka, di ba? Or yung logo mo. Pwede rin. So, click lang natin itong upload picture. Then, iseselect lang natin yung logo. So, select lang natin ito. Yun. So, ito na. Meron na tayong profile picture. Okay. So, sabi dito, tell viewers about your channel. So, pwede mo ngayon lagyan ng description, ano ba itong channel mo. So, lagay natin, example, this channel is all about trending products online and reviews. Okay, so, for now, pansamantala, ito muna yung lalagay natin yung description. Pero, along the way, pwede mo naman itong i-edit at dagdagan pa. Okay, and then, lagay natin yung website. So, ilalagay natin yung website niya. Then, lalagay din natin yung page. Okay? Yan. So, kung meron ka pang Twitter, so pwede mong i-add yung Twitter at yung Instagram. But for now, meron lang tayong Facebook and yung website. Kung wala kang website, okay? So, below this link, so you can register sa aking free affiliate program. Okay, para magkaroon ka ng affiliate link at pwede mong ilagay dito sa my website. Okay, then save and continue. Then after that, congratulations dahil meron ka ng YouTube channel. So, i-customize pa natin ngayon to. Okay, so click lang natin itong customize channel dahil lalagyan pa natin to ng tinatawag na yung YouTube art channel or yung timeline cover niya. Yung cover. Okay, para attractive yung ating YouTube channel. So, click na. Pupunta muna tayo dito sa Snappa app. So, just register for free. So, nakita mo. So, ibibigay ko sa yung link dito sa video na to kung paano mo ma-access itong software na to. At para din, updated ka, okay, ito pala yung aking mga free online
tools na ginagamit online sa araw-araw kong pag-online marketing. Okay? So, nandito yung mga tools na maaari mong gamitin. So, yung mga iba libre, yung mga iba may mga bayad. Pero, may mga discount kang makukuha. Okay, just visit this bit.ly free online toolkit. So, isang PDF file siya na nandito lahat ng mga online marketing tools na maaari mong gamitin sa iyong business. Okay, so balik tayo ngayon dito sa Isnapa. So, dito sa Isnapa, pwede kang makapag-create ng Facebook post, Instagram post, so anything. Okay? But for now, dahil nga YouTube channel ang ginagawa natin, pipiliin natin itong YouTube channel art. So, select mo lang yan. Then, after that, pwede ka ngayon pumili dun sa mga template na nakagawa na. O, diba? So, hindi mo kailangan maging magaling na graphic designer. Dahil meron ka ng pagpipiliin, meron ng mga template na maaari mong gamitin. So, depende dun sa niche or sa gusto mo. Okay? Then, after that, pwede natin palitan tong background. Let's say, then, papalitan natin to text. At papalitan din natin to ng logo. Okay? So, click mo lang yung graphics. Then, i-upload mo lang yung logo mo. Okay, so after that, you can now download this high resolution PNG. So, pwede mo rin i-edit itong image na to, okay? So, pwede mo siyang palitan. It's up to you. And now, i-upload na natin ngayon yung ating YouTube art, okay? So, click lang natin ito, customize channel. Then, click lang natin itong branding. At i-upload natin dito yung banner, sa banner image. Okay? So, upload. Then, hanapin mo lang kung saan folder siya nakalagay yung YouTube art mo. Okay? So, ito yung magiging itsura niya. So, view on all devices. Kaya, ito yung makikita nila. Okay, then click mo lang yung done. Then click mo lang yung publish. So once na publish mo na siya, so pwede mo ngayon i-click itong view channel para makita natin anong itsura ng channel mo. Alright. So ito na yung ating YouTube channel. Ngayon, kung gusto mo makustomize itong URL link mo to, kailangan at least 30 day old yung YouTube channel mo. So, yun yung minimum. At kailangan meron kang 100 minimum na subscriber. Okay? So, yun po yun din gagawin natin ngayon. So, kailangan i-optimize natin yung YouTube channel natin. So, pwede mong i-click itong basic info. So, pwede mong dagdagan yung description mo. Hashtag. Then, after that, so, click natin yung publish. At, i-click natin ngayon itong may settings. Para ma-optimize natin yung ating channel. So, default unit. So, it's up to you, dollars or peso, kung ano yung currency mo. Now, the channel. So, pwede mong i-select dito kung saan yung residence. Kung saan naka-base. Example, United States. Then yung keyword. Kung ano yung pangalan mo, pangalan ng channel mo, yun yung unang ilalagay mong keywords. Okay? So, please, please. Then, dahil nga ito yung online shop, so lagyan natin online shop. Trending products. Tapos, best seller. Products. So, e-commerce. Then, click lang natin itong save. Then, balik ulit tayo sa settings. Nakalimutan ko. Then, pwede mo ngayon
ilagay din yung mga default mo, okay, sa description at sa tags. So, ilagay natin dito sa tag yung yan. Then, dito rin, pwede natin ilagay yung default. So, pwede kong ilagay dito ngayon yung mga hashtag, okay? Or pwede mo rin ilagay agad dito yung website mo. At yung mga iba pang mga social media account mo, okay? Then yung description, title, kahit wala na to. Then click mo lang yung see para every time na mag-upload ka, hindi ka na mag-a-add ng mga ibang part na description mo. Okay? Then after that, save. And now, meron na tayong YouTube channel. So, pwede ka na ngayon makapag-start na mag-upload ng video sa iyong YouTube channel. So, yun. So, sa layout, pwede ka na ngayon mag-upload mo na at least ng isang video. Okay, so ngayon, meron na tayong YouTube channel. So, sa mga next video na ituturo ko sa inyo, is paano ba mag-upload ng tamang video at paano din siya i-optimize para mag-rank siya sa YouTube yung video mo. Okay, so I hope na meron kang natutunan dito sa making video na to. So, kung meron kang natutunan, kindly like this video and comment below kung meron kang feedback at kung meron kang question. Kung nag-enjoy ka naman, don't forget to subscribe and hit the bell icon para ma-notify ka sa mga susunod kong video. So, thank you for watching and God bless.